Hanapin mo ang kalooban ng Diyos sa Biblia. Amen? Hanapin mo ang kalooban ng Diyos sa Bible, hindi sa mga horoscope. Magbabasa ng dyaryo, huwag ang lalabas ngayon. Sabi ko naman, malas. Hindi ako lalabas ngayon, malas. Nung nasa bahay siya, natagal na siya ng kubo. Patay siya. Mabuti na paglabas na lang siya. Don't believe what your horoscope is saying, but believe the word of God. You know, many relies on what the horoscope is saying. What the book is saying. But rely on what the Bible is saying, what the Lord is saying. Amen? Malakpakan natin si Lord. Hindi na uso ang mga ganito makakapal na Bible ngayon. Ito, props na lang ito eh. Actually, yung Bible ko nasa cellphone ko na eh. Outline ko nasa cellphone ko na eh. Minsan, props na lang ito. Hindi natin nagagamit eh. No? But we have to read the Bible. Whether it is a literal Bible, whether it is a download Bible in your cell phone, read your Bible daily. Huwag mo lang babasahin ang Biblia dahil may pangangailangan ka. Huwag ka lang magpipray dahil may pangangailangan ka. Kasi maraming tao ang nagpipray dahil magbabasa na ng Bible pag may pangangailangan ka. You know, I know a pastor, when he was still studying in Bible school, he read his Bible daily. Yes, that pastor. But when he graduated from the Bible school, he is no longer reading his Bible. He will only read his Bible if he will prepare a message for his congregation. And that's bad. Maraming nagpipray at maraming lang nagpapasa ng Biblia kasi may pangangailangan. Kaya may pangangailangan kayo wala pagbasahan ng Biblia, manalangin ka. Amen? Kaya marami ayaw ng prayer meeting. Kasi minsan sa prayer meeting, hindi pangangailangan ko pinapag-pray. Pinapag-pray, may pangangailangan na ito. But always attend a prayer meeting. Have a prayer meeting. Youth, have a prayer meeting. Adults, have a prayer meeting. Pag kayo laging nagmamadali, usap-usap kayo. Magkaroon kayo ng mga programa, mga adult, pati mga youth. Magkaroon kayo ng mga prayer meeting. Nagigilig pa mo pa tayo. Pag-pray ninyo, pangangailangan ng ating iglesia. Pag-pray ninyo, pangangailangan ng ating bansa. At pag-pray ninyo, pangangailangan ng buong mundo. Youth, have a prayer meeting. Adult, have a prayer meeting. Pray for your spiritual, for your personal needs. Pray for the needs of the ministry. Pray for the needs of this nation. And pray for the needs of the nations of the world. And noon, hindi tayo born again. Ang paborito natin, I, me, my, myself. Yan ang mga paborito natin, ako, akin, sarili ko, amin. Pero pag nabuhon na gina tayo, hindi mo. Diyos na. At yung iba. Nakikinig pa mo ba tayo? Maraming tao nagbabasa lang ng Bible, pagagawa ng mensahe. O pag may problema, nagpapray lang yung iba pag may problema. Pag may pagsuko, may paglaban, may laban ng buhay. At huwag ho kayong naglilingkod sa Diyos ng orong sulok. Lingkod at ras. Huwag ano? Dapat ang paglilingkod ay tuloy-tuloy. Amen po ba? Serve the Lord continually. Not forward, backward. No. Serve the Lord continually. Give your best to the Lord continually. Amen? Don't be like elevator, up and down. Pag American English, elevator. Pag British English, lift. Pagkaiba yun. Totoo po yun. Pag American English, cell phone.
British English, mobile. Okay, iba po yun. Yes, that's true. Kaya kita mo yung intonation ng Amerikano, iba sa intonation ng Australia. Magkaiba sila. Prior, mundane. Meron sila. So, don't laugh at them. Kasi ganoon lang natin ang pronunciation eh. Diba? May tao pa po ba dito? Kaya misa, nung tayong tao ng tao sa mga tao na pananilitaan ng bawat isa, eh ganyan siya panilita eh. Bisaya siya eh. Judith ko ngayon. Anong Judith? Malapit na kasi yung bayaran namin eh. Judith ko ngayon. Eh bisaya siya eh. Ano yung nagawa? Judith na eh. Diba? Gusto niyo ng kwento? O bago ka magwakas, kwento muna ako. Taglit na ha, bago ka magwakas. Kahit kayo gano'n, di Boracay. Have you been to Boracay? In Boracay, there is a station 1, station 2, station 3. Yung iba, naglalakad lang yan. Station 1, nilalakad lang yan. Ngayon, merong killer. At ang killer na ito, pag may mahuhuli siyang magkasalita ng Bisaya, papatayin niya. Nag-practice na si ano, si Marites. O si Marites muna, tinanong, sabi niya gano'n. Taga saan ka? Sabi niya. Taga Liti. Pinatay siya ngayon. Bisaya eh, sabi niya. Tapos ito ngayon si Maribel. Nang nalaman niya sa station 1, may pinatay, taga station, nasa station 2, to siya. Pinag-aralan niya ngayon. Lente. Sabi niya ko lang. Bisaya ka? Taga saan ka? Pinag-aralan niya. Lente. Sabi niya. Sabi niya. Kahinig ko po. Nawala kasi tawa niya. Sa pasikirian, nabuti wala si Kirian dito. Sabi niya. Sabi niya gano'n. Nakalaya na siya. Alam, pinag-practice na niya ng gusto eh. Lente. Bisaya ka? Taga saan ka? Lente. Hindi lente. Tumalimot na siya ngayon. Sabi niya, yes! Nakinig kayo ng mga namamamatay tao, pinag na siya, bang! Nakulit niya. Pero, huwag natin pagtawanan ng mga Bisaya kasi ang nanay ko Bisaya. Taga-Samar yan eh. Ang tatay ko Bisaya yan, taga-Tapis yan. Wala kaming layak kaswag. Ek-ek lang. Nag-chuck lang. Okay? In the book of Proverbs 16 verse 1, we're almost done. Proverbs 16 verse 1, to humans belong the plans of the earth, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. To humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue. Lahat daw ng plano natin yan. Pero bandang huli, ang kalooban na Diyos ang nasusunod. Amen. Another verse. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Para halos pares din. Ang dami natin mga plano. Gusto kong maging. Pero sa bandang huli, kung ano ang kalooban ng Lord, yan. Amen. Another. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Ipagkatiwala mo sa lahat, ang sa Diyos ang lahat ng gagawin mo. At sa bandang huli, magkatatagay ka. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. And Proverbs 3, 5, and 6 says, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. In the paraphrased version of the Bible says, He will crown your effort with success. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo.
kami may karunungan sa lahat ng oras ang bumili ko siya. At ang Diyos, bibigyan ka ng kadalupayan. Amen? Ang pagpapala mo ay nakabase ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ano ang kalooban ng Diyos, gawin natin. Meron sa atin nakapag-asawa ng maaga, meron sa atin nakapag-asawa ng matanda, at meron sa atin hindi na makakapag-asawa. Hayaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa masin. Many of us settled down early, and many settled down after fruitful years, old age, but many remain single. It depends upon the look. Hayaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Huwag nating pilitin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Maraming lingkod ng Diyos, nag-asawa sila sa murang gulang. Yes. Ayun ang kalooban ng Diyos. Marami naman nag-asawa ng maiden na, nagaya ni Pastor Romandi. Ilang taong nag-asawa yun? 44 yata eh. May iba naman ay hindi na nakakapag-asawa. Nagaya ni Sister Wood, kung hindi na nakakapag-asawa yun. Si Joy, ayaw pong mag-asawa. Yung iba naman ay may mga kasintahan, pero nabubuhay ng parang walang kasintahan. Gamit pa rin nasasaktan. Hindi pa rin ito nakahaglan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yes. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, it's the will of God that prevails. Amen? Maging sa mga paghawak natin ng pananalapi, ang Diyos ang nasusunod. Hayaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos ang nasusunod. Marami na tanong sa akin patpatungkol sa plano ko sa aking birthday celebration. But I myself has no plan. Amen? Totoo. Hindi po ako nagbibiro. Kung ako lang ang masusunod ko, ayoko nang mag-birthday kasi tumatanda ako. I want to remain 50. Start na ako. If I will celebrate my birthday this year, I will turn 51. If you think birthday celebration is good, sometimes it makes you sad because your age is growing, is increasing. Amen? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Bonus! Paano ba ang buhay mo ay mailinya sa salsa, kalooban ng Lord? Pray and fast. If we will pray and fast, if we will pray, give time to pray, and for a specific time, we will not eat. We will not watch TV. We will not use our cell phone, our electronic gadgets. If we will give time to stay in the presence of God, then we will know the will of God. Malalaman mo kung itong kalooban ng Diyos. Ngayon, alam niyo ang pangarap ko ngayon. Gusto kong mag-isa. I want to stay in a place all alone with God. Yes. Because gusto kong alamin muli kung ano yung susunod na kabanata ng buhay ko. Amen? Tama ba dito? Naniniwala ka ba na nagawa mo na ang kalooban niyo, kinakailangan o kusog ka ulit, humakbang ka ulit, di ba? Kaya yung mga magagandang mensahe, dapat in-order niyo yan. At kung may mga prophecy sa inyo, dapat in-order niyo yan, turo niyan, at panonoorin mo muli yan. Dapat gano'n. Kasi, para makita ko sa sarili mo, saan ka na ba? Saan ka na ba nakarating? Saan ka ba makakarating?
Are you moving forward? So you have to find yourself all alone with God, talking to God, commune with God, asking God, Lord, where I am going na? Sana ba ako patungo ngayon? Diba meron nga sa kanta, do you know where you're going to? Diba? Tapos na yun, eh, ako ko kasi ka. Diba? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Nakikinig pa ko ba tayo? Dapat alam mo. At ang isang dahilan kung bakit tayo merong camp meeting ay para mahilin niya kayo sa kalooban ng Lord. At ang team ng ating camp meeting, I love you, Lord, more than anything. So you have to attend. And on the camp meeting, God, we will turn over our heart to Jesus. Tama ho, Marito. God will provide for all our needs. Kaya magpalista na kayo. Kahit di pa kayo magbabayan, magpalista na kayo. Kasi kailangan bilangin na kung ilan ang sasama para maiayos yung pating pagbabayad natin. Wala naman talagang bayad yan. Inaayos lang natin. Amen po ba? Everybody join in again. Narinig niyo yung sinabi Israel pa kanina, there is good news and there is bad news. There is good news for those who are repentant. And there is bad news for those who are disobedient. God will provide for all of our things. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Saan ang pamagat ng ating mensahe ngayon? Anong pamagat? Every sacrifice has a reward. And our reward is based on our sacrifices. Number one, i-summarize natin. Number one, it depends upon the degree of our sacrifice. Base sa sacrifice natin. It depends upon our capability sa ating kakayanan. And it depends upon the will of God. Ano ba ang kalooban ninyo sa buhay natin? So, kung hindi mo natamu yan, baka hindi yan talaga ang para sa'yo. Huwag mo ipili. Sabi ka nila, pag hindi mo call, hindi mo call. Pag hindi ka nakuupan ng Diyos, hindi talaga yan. Diba? So, dito tayo sa conclusion. Know your capability and the will of God for your life. In whatever you do, always give your best. Because every sacrifice has a reward. Alamin mo ang iyong kakayanan. Alamin mo ang kalooban ng Diyos. Lagi mo ibigay ang dalis. Sabagat sa bawat sakripisyo, nandiyan ang pagtimpala ko. Kahit lahat ay tumayo. Habang dahil lahat ay nakatayo, pasalamatan mo ang Diyos sa grade mo. Pasalamatan mo ang Diyos sa honor mo. Pasalamatan mo ang Diyos sa ranking mo. Pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng tagumpay mo. Lahat ng narating mo ngayon, pasalamatan mo ang Panginoon. Ang mga hindi mo pa narating, pabayaan mo. Pero kung ano ang mga binigay ng Diyos, pasalamatan mo ang Panginoon. Thank the Lord for what you have done. Thank the Lord where you are in the right now. For I know and I believe the great best of God is yet to come. The prophecy remains the same. We will all succeed in our plans because God is with us. Minsan, hindi na natin kailangan pag-pray ng ating karamdaman. Minsan, hindi na natin kailangan na pag-pray pa ang ating mga pangailangan. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos. Merong libro si Merlin Carter. At ang turo niya sa libro iyon, magpasalamat sa lahat ng bagay. Sapagat alam ng Diyos ang lahat ng bagay. There is a book written by Merlin Carter. It entitled, Reason to Praise. It means,
wherever you are in the right path. Whether good or bad. Whether you think you reach your dream or not, is thank the Lord. Because God knows what is best for us. Eh mo, kung magpiparin pa tayo sa ating mga pangailangan, pero gagawin natin. Pero sa ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Oh, Jesus. Oh, glorious. Yes, Lord.
Need God's wrath. Give room for God's wrath.
Panginoon, kami po'y humihingi ng tawad sa amin pagkakamali. Pinapatawad din natin at sa amin at natin. Tinatanggap ka namin, Jesus, bilang Lord God Savior na maging mga. Pagkasan po kami ng ito po na nabuhusan mo sa alba. Masama sa amin po. Sa pagkakagay, Jesus, ikaw na maging Kristo na maging mga. Gamitin mo po ang buhay ito para sa iyong kanakanan. At dami sa kanakanan. Thank you.